Hello mga kababayan ko. Ngayon magluluto tayo ng torta muffin, tortang Bisaya. Ang tawag ng asawa ko dito kasi galing siya ng Cebu at yan ang tawag sa kanila. At ito naman ang kakailanganin nating mga ingredients. Nakasulat na dyan sa screen nyo, basahin na lang ninyo at yan ang kakailanganin natin. So umpisahan na nating magluto. Gawa kami ng ano yun? Tortang Bisaya. Ha? Tortang Bisaya. Tortang muffin. So, yung ingredients, 3 cups of all-purpose flour. All-purpose flour. Tapos, baking powder. Sifted yung ano yung all-purpose flour. Sinisip niya para yung pinakapinot, matatanggal yung mga malalaki. Tapos yung baking powder na hinalo is teaspoon or 2 and a half teaspoon of baking powder to 3 cups of flour. 2 teaspoon of salt. And then 2 teaspoon of salt. Nandyan yung salt na ginamit ng kanina. Ito. Wala pa yan. Ay, hindi pa pala nalagyan. Lalagyan pa pa pala. So, yan. One. Two. Okay, so that's 2 teaspoon ng table salt. Then, mix them all together para mamigay yung salt na ginamit namin. Table salt. Galing ng Tesco. British table salt. At ang ginamit namin na baking powder. Ito daw yung magandang baking powder eh. Ito. Baking powder. And yung ginamit naming flour. Can I have the flour? The one that you use? I'll just show it to them. Ito yung ginamit namin na flour. Mas maganda daw gamitin itong strong white bread flour. Kasi basta mga ano daw, muffins, bread, mas maganda to. Tapos ngayon, ano yung dinalagay mo? Sugar. So may sugar. Dadagdagan ng sugar. Oh, 1 cup of sugar. So any sugar will do. Granulated yung ginagamit niya ngayon. Itong gagamitin niya. So, granulated sugar. So, 1 cup of sugar. That's it. So, now you have to mix them all together again. What else? Eggs. How many eggs? To that 3 eggs. So, tatlong egg. 3 eggs. Hindi mo na ano, babatilin? Hindi mo na ano? Yeah, bakit diretso? Diretso lang yan. Actually, binabati pa yan pero... Oh, so, by right, kailangan anuhin mo pa yung batilin mo sa isang bowl. Pero dahil mano-mano lang naman itong ginagawa namin, dahil lockdown nga, gagawa lang kami ng quick merienda. So, kaya ganun lang ginawa niya. Well, anyway, tingnan natin kung anong kalalabasan mamaya. Correct. So ngayon, kailangang lagyan ng oil. 1 hot cup of vegetable oil. So, measurement ng oil is 1/2 cup. 1/2 cup vegetable oil. Okay. Pero maglalagay ba tayo ng ibap nito? Do we have ibap? O milk will do. So, then lalagyan ng milk. Ang milk, gagawa tayo ng... Ibap, kung meron kayong evaporadang milk. 1 cup of milk. So, 1 cup of milk. Okay. Is that all? So, mix them all together na. So, hanggang sa ma-mix na mabuti.
Wala ka bang mixer? Meron, pero hindi na kailangan ng mixer. Pero mixer ba? I-mix mo na lang, madali lang naman yung i-mix eh. So, imi-mix yan mga kaibigan. So, meron siyang hand mixer. At yun ang gagamitin. So, ito na mix na. Dadagdagan natin ng melted butter. Okay, melted butter daw. 1/2 cup. So, 4 tablespoon. Ha? 2 tablespoons. Eh, marami yung ilagay niya ako. 2 tablespoon ba? Okay. So, i-mix na naman with the butter. Mix well using the mixer. Ayan na, tapos na pala, na-mix na pala. Okay na yan, tapos na yan. Okay. Ito na siya yung na-mix na ano, ready for molding. Ready for cooking. So, kailangan gamitan pa pala ng spatula. Para ma-mix na mabuti. Actually, na ano, ginamit lang namin yung ano eh. Ginamit lang namin yung mixer ng mga 3 minutes. Tapos nung na ano na, nung na-mix na, saka dinagdag yung 1/2 cup of melted butter. Tapos ito na yung kinalabasan. Then, yun. Habang lalagay siya sa mga cups. Ang ginawa ng aking asawa ay prepare na niya yung oven at ito. Prepare niya yung oven. Temperature is 180 degrees for preheating for 5 minutes. 10 minutes, okay? So, i-preheat ng 10 minutes. Tapos, ayan na yung mga molder ng aking asawa. Mga cake molder niya. Naku, pasensya na kayo dito sa table ha, kasi maraming mga flour. So, mga dried na flour na. So, ganito yung molder na... Ito, binili pa namin to sa Pilipinas noong huling bakasyon namin. Kaya, actually, ngayon lang nga nagagamit to eh. over a year na. Mula nung binili namin. Kaya, parang bandasin to eh. Hindi na magkasya itong isa. Baka pwede pang isa. So, yan yung molder. Tapos, ang ano, lalagyan na niya ng... ang tawag yan, ha? Papel. Mga ano. So kasi kulang yung molder, so gagamitan na lang namin ng ibang yung plastic na silicone ba yan o silicone? Silicone molder. Molder yung pwede sa init. Tignan natin. Okay, pagkatapos niya, lalagyan na ng ano, ilalagay na yung mixing natin. Mixed na flours at yan ang ilalagay dyan sa molder. So, huwag masyadong pupunuin pag naglagay. Ang parang 3/4 lang. 3/4 lang ang paglalagay dyan para hindi umapaw. Kasi
mas malaki yan. May malaki naman tayong ganyan eh. Ikunin mo eh. Meron dyan sa gilid. Yan. 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 So, ito na, nakadalaw isang tray na yung malalaking molder. Ito yung toast. Yan. So, parang inuubos na ng aking asawa at ilalagay na lahat para isang lutoan lang. May isa pa, yan, yung silicone na molder. So, parang may dalawa pang ganti dyan. So, baka magkakasya pa yung naiwan dyan sa... Okay. Parang naisa, may ano pa. Hindi na kaya. So, isang ano na lang. Bali, isa na lang. So, yan yung 3 cups na flour. Isusulat ko sa baba sa dulo ng ano ng video ko, isusulat ko yung mga ingredients. Or sa umpisa siguro, mas maganda. So, ayan, ready for ano na, cooking. Bakit mo dinikit doon, ha? Dapat ano, ilagay mo pa rin yung isa. Yeah. Napatungan. Yun lang ang dapat tanggalin mo. Tanggalin, i-ano mo yan, yung pati niya. So, yan, nilalagay na yung... yan. So, nilalagay na. So, kailangang lagyan ng timer for... 15 minutes. Ito yung mga ingredients na nakalimutan kong isulat. So, pakidagdag na lang po. Ito na, malapit ng 15 minutes. Ilang seconds na lang. At bubuksan na natin ang oven. At malapit ng maluto. Okay, after 15 minutes, i-check natin kung pwede na. Pwede na. Oh, ito na guys. Ito na yung kinalabasan ng ginawa natin. Ito. So, sabi ng asawa ko, muffin naman ito. Sabi niya, torta daw ang tawag nila sa Bisaya. Sabi ko, hindi naman tortang talong ito. Pero ito daw ang tawag nila sa Cebu. So, tingnan na natin. Kainin na natin. Buksan mo ang isahan. Ayan, trinay niya kung ano, pwede na. Wala nang sumasama sa toothpick. Kasi pag may sumama pa, ibig sabihin hindi pa luto. Eh, kaso malinis na yung toothpick. Fresh mo muna ng 5 minutes. So, i-rest daw muna na natin ito ng 5 minutes. Pero, pwede na natin kainin. So, okay, han, buksan mo na ngayong isa. So, ayan guys, ang sarap. Sige nga. Oh, wow, very soft. So, tikman natin. Tikman mo. How's that? Hot? Okay? Perfect? Perfect. Good. So, okay guys, ito. Sasabihin ko sa ano, isusulat ko na lang yung mga ingredients at kami kakain muna. Okay? Sa hanggang sa susunod na video natin. Bebe? Kaya kailangan mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga ipopost ko. See you! Bye!